Update tayo ngayon sa mga mangingisdang Pinoy matapos bigyan ng gobyerno ng mga bagong bangkang pangisda. Mula sa Occidental Mindoro, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, nakikita nyo na nga sa ating likuran itong mga brand new na mga fiberglass na ipinabigay nga ng BFAR doon nga sa 22 mangingisda na sakay nga ng lumubog na bangka sa Reto Bank sa West Philippine Sea. Pero ayan, Rafi, parang nakatingga pa lang sila. Well, of course, kasi kahapon nga lang yan na ibigay. Pero binawi na muna ang mga makina niyan kasi parang hindi raw yan match dito mismo sa mga bangka na ibinigay sa kanila. At samantala, Rafi, excited na nga raw ang ilan sa mga mangingisda na gamitin nga mga bago nilang bangka. Halos kumpleto na rin kasi ito ng gamit. Pero yun nga, gaya ng nabanggit natin kanina, ibinalik na muna nila ang mga makina dahil hindi ito akma. Dito nga sa ika nga specifications itong mga fiberglass na pinamigay sa kanila kahapon. May mga propeller na rin ito at meron na rin itong kasamang lambat. Pero dahil isang bangka lamang kada 2 tao, kanya-kanya na lamang silang diskarte, Rafi, kung paano nila paghahatian, kung paano ang kanila magiging biyahe at magiging usapan sa paggamit ito. Masaya naman ang mga ilang misis na mga mangingisda, lalo na at meron daw silang bagong pangkabuhayan. Lalo't alam mo, Rafi, karamihan sa mga ito kahit matagal lang nangingisda, eh ngayon pa lamang magkakaroon ng kanilang mga sariling bangka. Pero alam mo, Rafi, para sa iba, mas gugustuhin pa rin nila actually na mas mapabilis ang pagpapaayos dito nga sa lumubog na FB Jimber 1 dahil doon at doon pa rin daw talaga sila sasampa. Hindi naman daw kasi kakayanin itong mga fiberglass na bangka ang layo na nararating ng mga lumubog na bangka. Samantala, Rafi, ano, marami na rin sa mga mangingisda, nagsiuwian na rin sa kanilang mga isla. Actually, nakauwi na rin naman karamihan sa mga ito, pero every time na nagbibigay nga ng assistance sa gobyerno sa kanila dahil kailangan nga silang personal na makausap, ay muli silang pumupunta dito. In the meantime, ano, ang iba sa kanila, habang naghihintay nga, ay tutulong na daw muna sa pag-aayos itong bangka at kapag ka-oras daw na naisa-ayos ito, ay babalik at babalik pa rin sila sa anilay kanilang motherboard. Rafi. So Marisol, bukod dun sa pagpapalit dun sa makina, dahil sabi mo nga hindi akma dun sa fiberglass boat na kanilang ibinigay, meron naman sigurong katig ito, no? Pang municipal waters lang na fishing itong mga bangkang ito, Marisol. That's right, Rafi, pang municipal fishing lamang ito, ano? Pero sabi nila, pwede rin naman daw sila talagang lumayo-layo, pero... going back to your question ng katig, yun ang kanilang kailangan bilhin, Rafi, yung katig kasi hindi ito provided sa kanila. Hindi naman na raw nila kailangan gumastos pa ng malaki dito, Rafi, kasi pwede naman daw silang gumamit na ng kawayan. So in the meantime, sabi nga natin, dahil matatagalan pa nga pagsasaayos ito, in 3 months, kung hindi na sila magiging abala sa pag-aayos ng kanilang motherboat, uumpisa na raw nila agad ang pangingisda. So pwede raw itong panglambat. Ang iba nga, sabi kanina, baka pwede raw nila itong gamiting pambiyahe. Basta ang importante raw, sabi sa kanila ng BFAR, ay tulong ito sa kanilang kabuhayan, Rafi. So pwedeng magpabayad nila para pagawing commuter boat na lamang yan siguro dahil yun nga, walang katig. Pero Marisol, balikan ko lang yung binanggit ni Secretary Piñol na sinasabi niya doon sa Vietnamese fishing vessel na dapat wala kayo dyan. Pero salamat na rin at nandiyan kayo. Sinabi naman niya ito sa mga Chinese fishing vessels na dapat wala rin sila doon, Marisol? Ang pagkakaalam natin, Rafi, wala siyang binanggit. Ang narinig lang natin base sa kanyang isinagawang press conference kahapon o sa panayam ng media, he was specifically referring to the Vietnamese because I think what I know, Rafi, unfortunately doon, no, wala tayo doon kahapon. Ang may nagtanong mismo na isang taga-media about doon sa Vietnamese at ang pagkakaalam natin, Rafi, tumugon lamang itong si Secretary Piñol doon sa naging katanungan specifically referring to the Vietnamese fishermen, Rafi. So ang sabi niya, dapat wala sila doon pero nagpapasalamat na rin siya na nandun dahil sila nga ang sumagip sa ating mga kababayan, Rafi. Siguro yung susunod na tanong sa kanya, no, pwede ba niyang sabihin din ito sa Chinese fishing vessel na dapat wala rin sila doon dahil nga nasa loob yun ng EEZ ng bansa. At balikan ko rin yung meeting nila kahapon. Closed door meeting ito, Marisol, pero hindi ba consultation meeting ito? Bakit kaya hindi pinayagan yung media, Marisol? Ang narinig natin na paliwanag, alam mo, Rafi, hindi na natanong yan si Secretary Piñol kahapon kasi, you know, ang situation is parang, I don't know, parang naging aragan kahapon kasi unang-una na nga rin, ikinagulat natin lahat kung bakit kailangan mag-deploy ng anti-riot police. Pero sinabi na ito ni Secretary Piñol na wala naman daw siyang kinalaman doon sa deployment ng PNP. Pero narinig natin mismo sa kanya kanina, no, sa panayam sa kanya na sinabi niya na gusto daw niya na close door meeting para magkaroon daw ng palagay ng loob para daw hindi mailang
ang mga mangingisda na magsalita nang wala daw presence ng mga kamera. Kaya gusto nang daw niya talagang parang gawing masinsinan lang ang usapan sa pagitan niya at ng mga mangingisda. Ang pagkakaalam nga natin, Rafi, kahit yung may-ari mismo ng bahay at yung may-ari ng bangka ay hindi rin pinahintulutan na mag-join dahil nga gusto niya mismo mga mangingisda lang. At isa pa ang sinabi ni Secretary Piñol sa kanyang dahilan kung bakit sila-sila lang ay dahil limitado nga ang pwede magkasya doon sa space. So kahit naman nung una pa, Rafi, nung kay Secretary Cusi, naging closer din ang kanilang pag-uusap. So consistent sila sa ginawa nila no, na sila-sila rin lang ang nag-usap. Although this is contrary sa kanilang sinasabi na magiging transparent sila. Kaya ngayon na lagi natin tinatanong kung ganun, eh dapat sana ipinayagan tayo. At yun na nga, Rafi, kaya nagkakaroon ng issue dahil right after ng closed door na pag-uusap na yon, eh nag-iba na nga ang pahayag ng ilang mangingisda kasama nga na riyan ang kanila na mismong Kapitan Rafi. Panghuli na lamang, Marisol, ano naman ang naging reaksyon ng komunidad dun sa tila pagbabago ng statement nito mga mangingisda? Pati nung kanilang pamilya, Marisol, kung meron kang nakausap. Ang mga pamilya, Rafi, no say sila about dito actually kasi nire-respeto nila kung ano man ang mga naging pahayag ano, ng kanilang mga asawa. Pero sa totoo lang, Rafi, hati, ang opinion, ika nga, ang reaksyon ng kanilang mga kalugar dito, specifically sa ating kinaroroonan dito sa barangay San Roque 1, merong ilan na nadismaya. Bakit daw bigla silang bumaliktad at bigla raw nagbago ang kanilang mga statement? Kapo mandaragat din nila ito, Rafi, ano? At meron actually mga kapitan din mismo ng bangka. Bakit naman daw ganun ang sasabihin nila? Tuloy, Rafi, mas lalo silang natakot ngayon dahil yung sinabi nila nung una na buong kanilang kalooban na sinadya at bilang sasabihin na hindi na sila nakatitiyak ngayon, lalo lamang ito nagdulot ng pangamba doon sa ilang mangingisda rin na parang ang issue nga kasi dito, Rafi, is kung ganun pala, so it's not far from happening again. Dahil ibig sabihin parang malayong panagutin. Ito may mga sala nito kasi malinaw noon na kapag intentional, parang ang ganoong pagkakara at intindi natin noon, sakalang kumbaga gagawa talaga ng aksyon ng ating pamahalaan. Kaya nga nung sinabi na hindi na sinadya, nadismaya ang ilan sa kanila na bakit naman daw ganoon ang gagawin, ipaano na lamang daw ang kinilang ipinaglalaban na issue, yung presence nga ng mga Chinese fishermen doon sa Recto Bank, Rafi. Yun ang hindi natugunan. At ipahabol ko na lang, Marisol, meron din bang tulong na matatanggap yung komunidad, hindi lang yung 22 mangingisda, Marisol? Rafi, what we know for now and what we have been witnessing, Rafi, ang nakakatanggap lang ng tulong ay itong mismong 22 mangingisda. Meron tayong mga natatanggap ano, ng mga impormasyon na meron din mga gustong tumulong dito mismo sa may-ari ng bangka kasama ng ariyan ang pagpapaayos ng lumubog na bangka. Sila-sila lang, limited ang tulong na ibinibigay sa kanila. We understand, walang binibigay na tulong for the whole community, Rafi. Okay, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.